ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Nagmistulang parang hayop o krimital si Jesus na kailangang hulihin ang kanyang mga kamag-anak. Sa tingin nila nababaliw na si Jesus kaya't kailangan siyang pigilan. Paruot parito, siya sa iba't ibang dako, humaharap sa maraming mga tao at nibala ng panahon para man lamang kumain. Kumalat na rin ang balita na nakakapagpagaling si Jesus ng mga may sakit. Ang masamang balita para sa kanila kung minsan, ginagawa niya iyon sa araw ng Sabat o araw ng pahinga. Dahil dito sinasalungat niya ang mataas na tao sa lipunan katulad ng mga Pariseo at nagtuturo ng mga batas. Hindi handa ang kamag-anak ni Jesus sa ganitong gulo. Sa kasamaang palad, wala rin silang kamali-malay na dumating na ang kaharian ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Pagsasagawa. Magmalasakit sa iyong kapamilya at ilapit sila sa Panginoon.